Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, G. And if you haven't subscribed, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo whenever I upload a video like this. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking currently makeup routine since nasa pandemic nga tayo. So, pasensya na kayo kasi medyo maingay kasi umuulas sa labas. And, ayun nga, so balik tayo. Since nga lagi na tayong nakamask ngayon kasi yun na nga yung new normal natin, nakamask tayo and then naka-eye shield tayo, hindi tayo nakakapag-makeup ng normal na ginagawa natin. Actually, hindi na natin nagagawa makapag-lipstick kasi nga kapag tatanggalin natin yung mask natin, nagkakaroon ng stain. Usually naman, ako talaga, nung wala pang pandemic or COVID, hindi ako ma-lipstick na tao. Though, dumaan ako sa time na naging addict talaga ako sa pag-lipstick. Dumating ako sa time na super nag-collect ako ng maraming lipstick, yung mga matte, yung mga nauso, yung mga dark, yung mga vamp, yan, lahat yan, meron ako. Violet, yan. And then, eventually, nanawa din ako. Then nga, nauso na nga yung mga lip tint, cheek tint. So, naging lip and cheek tint girl na lang ako. So, nung nagka-pandemic, hindi na ako masyadong nakakapag kahit lip tint. Kasi nga, anong sense ng mag-lip tint ka kung hindi naman siya makikita? Diba? Makikita lang siya unless tatanggalin mo. But since nga meron na tayong mga area or mga mall na pwede ka nang mag-dine in. O, diba? So, may time na tatanggalin mo talaga yung mask mo kasi hindi ka naman makakakain ng walang mask. Hindi ka naman makakain ng may mask. Diba? So, nagkaroon ako ulit ng chance na makapag-wear ng lip tint. Though, nag-check tint pa rin naman ako paminsan-minsan kasi minsan hanggang dito lang naman. So, hanggang dito may kita pa rin ng onting-onti. Then, nag-eyebrow ako pero kadalasan din na rin ako nag-eyebrow. Nag-eyebrow lang ako or nag-check tint lang ako kapag sa mall ako pupunta. Pag dun kami sa supermarket, sa mall, mamimili. Pero kapag ka mga market lang, sa kanto lang, may mga biglaang bibilhin lang, mamamalengke, syempre hindi na girls, hindi na po. Kasi sayang eh, diba? Alam ko yung iba sasabihin na kahit may pandemic, kahit nakamaska, dapat ano pa rin. Oo, iba-iba naman tayo ng perspective sa buhay. So, at saka iba-iba naman kasi tayo ng ano. And since ako nga, tinatamad na rin ako. Actually nga, tatamad na ako minsan mag-ilamos. Tinatamad mag-ilamos. Okay. So, napahaba na naman ang kwentuhan. So, without further ado, let's get started. So, normally, ang ginagawa ko, before ako mag-ayos or mag-makeup, nagki-cleanse muna ako ng mukha. Yes. Number one pong importante, ang skincare. Sabi nga nila, mag-invest ka ng bonggang-bongga sa iyong skincare routine. Skincare. Kesa sa makeup. Kasi yung makeup, binuboost lang niya yung confident mo. Pero yung skincare, yun yung nag-aalaga sa, kaya nga skincare din. Kaya nga skincare. Ito yung nag-care sa skin natin. Oh, yan. Para lalo pa tayong gumanda and hindi magzag yung mga mukha natin. So, ayun nga, mga sis, dahil nga sa lagi tayong nakamask, nagkaroon ako ng tinatawag na mask. Basta nakita ko lang yun sa Facebook, hindi ako kung anong tawag. Nakapag-like ka doon nakamask, nagkakaroon ka ng mga dark circle, dark spot, pimple, or kahit ano pa, tagyawat, yun na yun.
So, dito, una, nagkaroon ako. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron ako. Tapos, actually, nag-lighten na nga. Okay, nawala na siya. As in, ano na lang to. Dark spot na lang siya. Ayan. Pero, pawala na rin siya. And then, sumunod dito. Kakakalokat eh. Sabi sa inyo, pag nasa bahay ako, hindi ako makapag-selfie ng, ano, ng bare face. Kasi, pag nag-selfie ako, may dalawang tuldok. Pag nag-smile ako, mawawala. Pero, nung bongga pa siya, kitang-kita pa rin. Pag hindi naman ako, hindi naman ako nag-i-smile, pag naka-purse ako, hindi ko magawa. Kasi nga, meron akong dalawa. And then, next, tinadtad po ako sa noo. Actually, ang bongga lang ng lightning ko ngayon. Pero kung mapapansin nyo, ang dami po niyan, lalo na sa personal po. Nagkaroon talaga ako. Mas bongga pa to mga ses nung mga unang araw niyan. Pero ngayon, nag-lighten na siya. Magkakaroon po ako ng skincare routine 2020. May 2020. So, ayun nga. Pero mga ses na putol kasi may tumawag sa phone. Phone lang kasi yung gamit ko ngayon. Alam mo naman, may gamit. So, babalik na nga tayo. Mag-separate na lang ako ng video kung paano siya nag-lighten. Pero kung makikita niyo talaga to, grabe. Papakita ko dito somewhere here kung ano yung itsura nito nung medyo nagsisibol pa lang sila. Parang kala mo tagsibol. Nakakaloka. So, ayun na nga. So, first things first, ang ginagawa ko po is, syempre, nag-a-alcohol po tayo ng ating kamay. Ayan. Nag-a-alcohol ako ng aking kamay kasi, alam nyo na, kailangan malinis ang ating kamay palagi. And then, ito yung ginagamit ko ngayon na toner. Ito. Hindi ko alam kung ano bang basa talaga dito. Kung tires ba? Tires? Basta yun na yun. Basta maganda. Yun na yun. Ayan. Ito po yung gamit ko ngayon. Ayan. Alcohol free siya with aloe vera. Sabi ko magsaseparate ako ng medyo dito eh. Ano ba? So ayan. Hindi ko muna siya paanohin. Dun lang tayo. Pasilip lang yun. Silip. So, nagtotoner muna ako. Ayan. Para, kasi alam nyo naman, hindi naman basta-basta nawawala ang dirt sa ating face. Kahit mag facial wash tayo. And then next, nagmo-moisturizer ako. Siyempre, dai, kailangan natin ng moisturizer. Para baby face pa rin tayo. So, since dahil nga, meron na tayong new normal na tinatawag and hindi naman tayo nakakapagbongga ng makeup, hindi na rin po ako gumagamit ng moisturizer. Kasi nga po, hindi naman po ako nagtatagal sa labas. So, hindi na natin kailangan ng mas matagal na makeup. So, ayun lang. Ayun lang yung ginagamit ko bago ako mag-apply kapag lalabas po ako. And then, nagli-lip balm ako before ako maglagay ng kahit ano sa mukha kong makeup para na-absorb na ng labi ko. So, kanina, bago ako mag-skincare, naglagay na po ako ng contact lens. Bongga, diba? Ang ganda ng contact lens, diba? May video po ako dito na nag-Shopee haul po ako. Ayan, sobrang ganda. Ayan o, tignan nyo naman mga sis. Very natural lang siya. So, let's move on to our topic talaga. So, since nga, uulitin ka na naman. Since nga, new normal na po tayo, hindi na rin ako nagpa-foundation. So, tipid-tipid na tayo. Alam nyo ba, may bago pa naman ako. Meron bago. Actually, ito bago eh. Kasi nakarap ito. May binili pa naman ako bago pa tayo mag-ano. Ayan. Halos karanatag. Hindi ko pa rin naman siya magamit. Diba? Hindi pa po ito nabubuksan. Ayan. Pati po ito, hindi pa po siya nabubuksan. So, hindi natin. Ito magagamit ko naman. Pero, ito. Magagamit siguro. Pero, sayang kasi kung gagamitin mo. Tapos, para lang din sa mga part na gusto makita.
So ngayon, ang nilalagay ko lang is concealer lang po. And for today, ang gagamitin ko pong concealer is itong Maybelline Super Stay. Ayan, Maybelline Super Stay in the shade Light Medium 18. Okay, maglalagay lang ako ng very, very light here sa mga, alam nyo na, sa mga hindi makatarungang parte ng ating face. Hindi makatarungan. May ganun. So, yun. And then, naglagay din ako dito para medyo naman matakpan yung ating dark circle. So, sa mga magsasabi na akala ko ba hindi na hanggang dyan kasi natatakpan niya ng mas. Uunahan ko na po kayo mga sis. Kasi nga po yung mask, minsan hanggang dito lang, yan, yan. Siyempre, kita pa rin po yung eye bag natin. Pangit naman pag hanggang dun yung mask natin, di ba? Pag hanggang dun tayo. So, before, nilalagyan ko pa rin to ng concealer. Pero ngayon kasi, hindi na nga ako naglalagay ng masyado concealer. Kasi naaalibadbaran ako kapag yung mask ko, maraming, maraming stain. Parang ang dumi-dumi ko. Ganon. Ayan. Then, gagamitin ko lang tong sponge na to na nabili ko sa Gladkin. Sa halaga lamang pong 80 pesos. O, diba? 80 pesos, meron ka ng beauty blender na napakaganda. Well, hindi naman siya sobrang ganda, pero dai, 80 pesos lang. Ano pa hanapin mo, diba? So, dinadab-dab ko lang po siya para lang matakpan ang, o, diba, magic, natakpan ang ating dark circle. Te. Okay. Tinatakpan ko lang po itong mga sumpa sa ating pes. Para naman yan. Para naman, di ba? Maging bongga naman. Okay. After nyan, nag-eyebrow po ako. Hindi ko na rin po siya binibake. Kasi po, sayang lang. Ako ah, personal opinion ko to. Nanghihinayang ako sa makeup. Though alam ko naman na, anong gagawin mo dyan? Eh, lalong mas nakakahinayang kasi hindi mo naman siya magagamit ngayon dahil nga pandemic, wala kang lakad. Bakit ba? Ako to eh. Eh, yun yung opinion ko eh. Try lang po yun. So, ayun nga. Pero, true to life po yun. Okay? Personal, ano ko lang naman po yun na ako, sinitipid ko po siya. Kasi, para sa akin, mas nakakahinayang kung gagamitin ko sa, di ba, hindi ko naman siya na papakit. Basta yun na yun. Okay. Next po, nag-eyebrow ako. And then, yung eyebrow na gamit ko ngayon is yung Curline Best Brow Liner. Ayan. Alam ko, nasa 149 something lang ito. And then, pinifill in ko lang po yung mga part na kalbo. Yes, literal na kalbo. Ayan. Then, shinave ko na din po to. Alam nyo ba, nung mga siguro mga March to, basta nung start ng lockdown hanggang mag-May na hindi pa pwedeng lumabas. Hindi po ako nag-eyebrow. Hindi po ako nag-shave ng aking eyebrow. Kasi nga, wala naman akong pupuntahan. And nung mga month kasi na yun, hindi rin ako nakakapag-upload ng video kung kasi ang tagal dumating ng pinakabit naming wifi nung time na yon. Eh ngayon may mga time na tayo and meron ng wifi. So, push na te. Kuha na tayo.
Ayan. Then, after ko mag-eyebrow, mag-line. After ko nyan, gumagamit ako ng brow hara. Okay, using this Maybelline Passion Brow. Ito parang nabili ko to ng 299 pesos. Ayan. Nakalimutan ko na yung shade nito eh, kasi matagal na sa akin to and nabura na. Basta ito yung parang natural brown lang to. Ito, nagbibigay din siya ng natural effect dun sa kilay natin. And at the same time, yun nga, medyo may pagka-bushy effect din kasi kapag may ganito. Though, alam ko naman na may, hindi siya ganun kaano dahil kasi bumabagsak pa rin to. Meron ako separate na ano, na binili na eyebrow ano, para yung pang-bushy effect natin. Yan. Meron po ako nun. Yung ano ba tawag doon? Basta yun na yun. Alam ko, yung mga nanonood ng vlog ko, nakita nyo na yun. Ayan. And then, after kumag, ayusin lang natin to. Ayan. Hindi na po ako ganun kaplakado magkilay ngayon. Kasi mga sis, na-realize ko, the more the natural your eyebrow, the more the prettier. Dati kasi mga sis, siguro mga way back 2010 up to 2018, mga ganyan. Ay, grabe. Panagkilay ako mga sis, kala nyo merong ano, merong bakla ng taon. Ganun. Ganun ako magkilay. Plakadong-plakado. At di ako nagpapatalo, mga sis. Gusto ko kapag ka nagkilay ako, may babati sa akin. Hindi pwedeng walang babati sa isa ka. Ganun po ako magkilay. Before, ngayon po kasi, gusto ko talaga ma-achieve yung mga natural, yung mga Julia Barreto, mga ganun. Pero alam ko namang hindi natin. Kilay lang, tek. Mukha malayo po. Kahit nga kilay, malayo. Uy, ganun. So, daldal ko, no? So, yun nga. After ko magkilay, ang ginagawa ko, nagpa-powder na po ako. Normally, titint lang po ako sa aking cheeks. Pero, may time din naman kasi na nagpa-powder blush ako. Depende po yun sa mood ko. Okay? Hindi ko na siya masyadong nilalagyan ng powder. Kasi nga, yun nga, naka-mask naman eh. Sayang lang, di ba? Very, very light lang as in. Para lang mawala lang yung tackiness. Okay? Yan. Then, after nyan, gumagamit ako. By the way, yung ginamit kong powder is from Into It po. Ayan. Ang shade ko kay Into It is soft beige. Yan. Then, next magbablush on na po ako. And then, ang gamit kong blush on ngayon is from Shawil, yung trio nila. Then, yung gagamitin ko yung nasa gitna, yung may pagka-orange brown. Tapos, dito lang ako sa bandang taas nag-blush on. Yan. Para syempre, kahit papano, meron pa rin nasisilayan dun sa mukha natin na bloom, diba? Alam nyo yun? Yung kahit hindi naman totally kita yung pisngi natin, may bloom pa rin na nakikita sa ating face. Yan. Okay, okay na yan. Hindi tayo masyadong plakado, te. Wala tayong lakad. Okay. So, after nyan, nagmamaskara po ako. Para sa akin kasi, lately, nung nagkaroon ng pandemic, and
naka-mask na tayo. Eh ako, makeup lover talaga ako. So, alam mo yun, medyo nalungkot din ako, diba? Hindi ako nalungkot, hindi ako makapag-makeup. Siyempre nalungkot ako sa mga nangyayari. Tapos, yun na nga, di na tayo nakapag-makeup, diba? So, since mata yung lagi nakikita sa akin, pinagtuunan ko ng pansin yung aking mata. Kasi sabi ko, ah, ito na nga lang yung nakikita. So, dapat dito ako mag-focus, diba? Kaya ako bumili ng contact lens, mga Jai. Kasi, before talaga, nung siguro mga, ano ko, mga, ay, sorry. Sorry, naka-charge kasi ito eh. Kaya, ayan. Siguro mga, ano ko, mga teenage ako, something ganyan. Nung time na nasa fast food pa ako nagtatrabaho, sobrang addict ko po sa contact lens. As in, iba-ibang kulay pa mga te. Sabi sa inyo, merong blue, may green, ganun po ako mag-contact lens. Palavarn. Ayan. Then, syempre, habang nagmamature tayo, naisip ko, ay, kaloka. Ayoko na mag-ganito. Para akong avatar. Ganun. So, in-stop ko siya. Ayan. Hanggang sa, mulit nagtatry ako ng yearly, parang tinatry ko ulit. Tapos, naninibago na yung mata ko. Nagpapalit ako ng solution yung pang sensitive na kasi nga hindi na ganun kasanay yung mata ko, and then may mga times na nabibila akong contact lens na hindi na siya akma sa size ng eyeball ko, so totally in-stop ko na siya. Pero ngayon nga since nga mata na lang yung nasisilayan sa atin mga sis, bakit so why not hindi natin pagandahin pa, diba? Enhance yung mga magagandang mata na binigay ni Lord. Ang gandang mata. So, ayun nga, bumila ako ng contact lens, diba? And then, dito na ako nag-focus ng kilay 10. Nagkikilay, syempre, kilay is life, diba? Contact lens, and then, mascara. So, ito na naman, humaba yung kwento na naman. So, para sa aking mascara, isa to sa mga favorite ko din talaga, ang ginagamit. From the Face Shop, ayan. Volume 2 yung gamit ko sa, ano to, kasi 1 and 2 to eh. Yung 2 yung binibili ko. So, ayun lang, maglalagay lang ako ng very, very light. O, diba? Bongga na. At dahil nakalimutan nating mag-curl up, late tayo, te. So, ngayon tayo mag-curl up. Ayan. Pwede na yan. Kahit huli yung curl up. Okay. Kung mapapansin nyo, dito ako tumitingin kasi nandito po yung salamin sa aking harapan. Nilipat ko na kasi may nagsabi na bakit ganun pag ang ganun siya. Diba? May comment. Okay. Lastly, eto na. Sa mga nagsasabing hindi ka pwede mag-lipstick, yung wapag pwede mag-lip tint kasi nakamask ka, who cares? Diba? Nasa sa'yo yun, mga girls. Mga tse. Mga sis. Diba? Sabi ko nga sa inyo eh, ang pagme-makeup or ang pag-aayos, huwag niyong i-base sa tao or what. Nasa sa inyo yun. So, who cares? Mag-lip tint pa rin ako kahit hindi siya nakikita. Eh, mamaya kumain kami sa mall. Char lang. Hindi tayo na ipag-away, okay? So, ito yung gamit kong lip tint. So, currently, isa to sa mga favorite ko. Yung isa yung K&M. Then, ito. Vigor. From Thea Princess Cosmetics. Pinadala nila sa akin to. And meron akong separate na review vlog dito. Ang ganda nito kasi sa personal, para siyang brown maroon. Ganun yung ano niya. Okay? And then, that's it. Ito na po ang aking pandemic look. Pero syempre, hindi matatapos yan kung hindi tayo magmamask, diba? Papakita ko sa inyo na nakamask tayo. Okay, and
that's it for today. Ito po ang aking pandemic makeup look. So, hindi naman siya ganun kabongga. Actually, simple nga lang siya. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ito yung way ng makeup look ko ngayon since meron na tayong new normal, which is nakamask na tayo palagi. That's it for today. Thank you for all. Thank you guys for watching. Please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko ulit. Thank you. Bye. See ya.